Preparing and initiating travel test. Okay, eto muli tayo sa ating panibagong video. Okay, kaya samahan nyo muli ako dahil gagawa muli tayo nito. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano natin binuo ito. Itong set na to, na bullet, at size 8. Okay, di 8 po siya mga ka-video, okay? Itong set na to is para kay Sir Arvin Abrenica ng Sariaya Quezon. At shoutout na rin kay Sir Arvin Abrenica ng Sariaya. Okay, para sa ating mga ka-video, okay natin dyan, na may mga katanungan, dito sa ating inassemble na to, okay, panganyo na lang po yung ating video hanggang dulo. At sinabi ko po dyan kung magkano yung price, at kung ano-ano yung mga kinamit natin dito at kung ano-ano yung mga set nito. At sa ating mga ka-video ako dyan na may mga katanungan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page account. Okay, kaya umpisa na natin. Ating mga sukat at yung ating pattern. Okay, ito yung ating pattern sa harap. Okay, ito yung ating gilid. And then tatabasin pa natin dito. Okay, ito yung tabas natin. Ang sukat niya is 12.5 inch. 12.5 inch yung kanyang lapad sa tabas natin. And then nagbawas tayo dito sa pinaka-plate natin or pinakalikod ng ating box ng 1 inch kabilaan. And then ito naman yung ating panggilid. Okay, yung sukat natin dito sa ating gilid is 6¾ inch. Okay, yun yung kanyang lapad. And then yung taas niya is 17 inch. 8¾. And then syempre ang haba niya or ang taas niya is 17 inch. Para sa ating likod. And then yung ating harap sa pinakalagayan natin ng horn. Okay, ito yung lapad niya. 11 inch yung kanyang lapad. And then sa ating pinakalikod, ito yung kanyang sukat. 10.5 inch yung ating likod.
Okay, bago natin isara, pakita muna natin yung ating loob ng box. Okay, ang ating tinat. Dinamitan natin ng nut. Okay, sarado na natin. Ngayon naman is magmasilya na tayo. Ito yung ating gagamitin. Flexi One. At simento. Okay, magtitimpla lang tayo ng konti. Para pang masilya lang.
after nating lihain yung ating box, magtimpla muna tayo ng ating Classy Tex. Okay, textured 4 liters po ito mga ka-video. Okay, at ang price ito ay sumabot ng kulang-kulang 1,000. Classy Tex Gloss, and then ang ating Elastomeric Black 1 liter. 1 liter lang yung ating titimplahin, 1 liter ng ating Elastomeric at 1 liter ng ating textured. Meron din tayong patching compound pulbos, stick well, at pinis tayo na buhangin. Okay, magtimpla na tayo. Ang presyo nito is 150. Okay, haluin muna natin. Kalating pa. Patching compound. Patching compound, nilagyan lang natin ng dalawang dakot. Depende sa gusto nyo yung lapot. Next is buhangin. Okay, so yan rin yung ating Twitter. Ganyan lang po yung ating pagkakabit ng ating Twitter sa ating horn. So ito yung ating box ng ating driver unit sa ating Twitter. CNT 650. Ang wattage niya is 650 watts.
Okay? Ayan, 650 watts. Okay, ito po yung mga driver unit na maliliit. Pero matataas yung kanilang wattage. Okay? And then, may kasama siyang capacitor. 4.7 at 250 volts. Crown. Ang ating capacitor. Ang SRP nito ay sumabot ng 4,000. Ganyan po siya kamahal. Yung ating speaker na nilalagay. Size 8 at 900 watts. At Jackhammer 809. Okay, size. Okay, size 8 po ito mga kabicho. Okay. D8. Okay, double magnet. Okay, mayroon siyang bakal sa likod. Bakal yung kanyang likod. Okay, ang price ito mga kabicho, okay, sumaabot ng kulang-kulang 4,000. Isang piraso. Okay, maliit siya pero mahal yung kanyang presyo. Pero kahit maliit siya, mataas naman yung kanyang wattage at malakas siya. Okay. Double magnet. Jackhammer 809. Okay, kanina napakita ko na sa inyo yung ating driver unit sa ating Twitter. Ipaparallel lang po natin yung ating Twitter at yung ating speaker na mid. Okay, rin yung ating speakon. Ang ginamit nating terminal dito is yung terminal 1 at yung terminal 2 is nakabakante. Positive 1 at negative 1, and then pinaralel natin sa kabilang speakon. Positive to positive. Okay, and then nilagyan din natin ng glue para hindi magdikit. For safety lang. Okay? And then diretso sa ating speaker. Ang ating tweeter nakaparallel sa ating speaker. Positive to positive, and then yung ating capacitor is 4.7 250 volts. Okay, andito yung ating pampihit sa ating tweeter sa ating driver unit para sa ating mga tornilyo. Ito yung ating pang baklas sa ating driver unit, sa ating tweeter at sa ating coil. Okay. We'll be right back.
okay, number one yung ating gagamitin dito. Kung ano yung nakakabit sa ating speak-on sa speaker box is ganun din sa ating speak-on natin dito. Sa ating speak-on main. Okay? Number one po tayo. Terminal number one. Positive 1 at negative 1. Okay, dahil tapos na natin buuin yung ating speaker box. Ngayon naman is i-set up na natin and then sound check natin. Okay, ito yung ating amplifier. Sakura AV9000. Ito yung ating equalizer. Low at high. And then balance. Yung ating left and right. Okay? And then yung kanyang volume. Sa music volume and then vocal volume. Ito po is equalizer natin sa ating vocal. And then echo or effects. And then ito yung ating linya sa ating speaker. Right and left. And then kukuha tayo ng input sa ating aux. Music signal input. At kukuha tayo ng input sa aux. Pwede rin kayong mag-input sa DVD at CD. And then meron din po siyang antenna for FM. At ang wattage ng ating amp is 1,800 × 2 left and right. At dahil integrated amp lang po siya, okay, hindi po siya totally 1,800. Okay, kaya nilaw-load na natin na medyo mababa sa 1,000. Okay, mag-sound check tayo at gagamitin muli natin yung sound ng music na Ragatak. Ragatak dahil walang copyright, okay? Mula kay DJ Christian. Okay? Para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan kung ano yung mga pinapatugtog natin. Mga Ragatak po sila at itong music natin ngayon is mula kay DJ Christian. Christian, live in the mix.
channel. Okay, good. Okay, good din siya. Okay, para kay Sir Arvin, pwede po magkapalit yung ating speakon dahil isa lang po yung ating linya. Okay. Hey, test. Check. Hey. Hello. Check. Okay, para kay Sir Arvin. Ito po yung ating flat screw para pihiti po natin yung ating mga equalizer. Ito po yung balance natin. Kung gusto nyo marinig yung ating left and right or ma-sound check, tabigin nyo po dito sa right, tabigin nyo po rito sa left, and then tutunog yung ating left na speaker. And then pag kinabig nyo sa right, right lang po yung tutunog sa ating speaker. Okay, and then dapat is nakabalance po siya or pareha silang may sounds. Okay, nakabalance. Okay, para kay Sir Arvin ng Sariaya, para maingatan po natin yung ating gamit, yung ating amplifier, at ganoon din yung ating speaker. Ang volume po natin dito is malakas na yung alas 12. Okay, para sa ating mga ka-video, okay natin dyan. Medyo matigas yung ating sound dahil wala po tayong subwoofer. Okay, ang trabaho ng ating mid is puro vocal lang siya. Okay, medyo masakit sa tenga. Kaya maganda sa setup na to dapat is meron tayong subwoofer para balance yung ating mid. Ganoon din ang ating sub. Okay, pampalamot ng ating sounds. Okay, kaya balutin na natin itong gamit na to, para may padala na natin sa Sariaya. Okay, dadali natin sa cargo. Yung cargo natin ngayon is dadali natin sa biyahero.
dito lang sa Concepcion Tarlac tayo para dalhin nila sa Sariaya Quezon. Okay, kaya let's go. Nga mga kabidyo, okay, nakita nyo yung ating assemble. At para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan, ang gamit nating kahoy doon is marine. At itong set na to is para kay Sir Arvin Abrenica ng Sariaya Quezon. At ang price ng ating set na yon is umabot ng 35,000. And then yung ating shipping fee is COD na po siya. Okay, pagdating ng ating speaker, yung pa lang po niya babayaran yung shipping fee. Okay, at ang total price ng ating shipping fee is umabot ng kulang-kulang 1,500. At ang ating cargo is biyahero. At pick up po siya. Yung set natin na yon is may kasama siyang amplifier na AB9000 Sakura at isang Paris na ating meat na size A. At sa mga may katanungan natin mga kabidyo, okay natin dyan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page account. Ang account po natin is BDOKN2CaseBoxRandy. At para hindi masayang yung pagbisita sa ating page, pakilike na rin po and follow my Facebook page account. At sa ating mga nakalain up po dyan, kagaya nito mga kabidyo, okay, is medyo delay tayo dahil masama yung panahon ngayon. Medyo tag-ulan, kaya mahirap magpatuyo ng ating mga pintura. Okay, at hanggang dito na lang. Sa mga hindi po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo, notification bell. Idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. At muli, maraming salamat sa tiwala ni Sir Arvin Abrenica ng Sariaya Quezon. Okay, at hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.